I don't care kung ano nakalagay sa autopsy. I didn't believe it then, I still don't believe it now. Lola, huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. I know it may seem na ang dami-dami plano ni Dad na mas pipiliin niya na mabuhay pa. Pero alam naman natin yung pinili niya, di ba? Mas pinili niyang sumuko na lang. Magko-conduct ng formal review ang board of directors ng ospital. Yeah, pero nakausap ko si Dr. Bermudez kanina. Nireassure niya ako na you have her support. Yun ang sinabi niya. A further diplomat. Basta itong tandaan mo, Samuel. Hindi ako papayag na matanggalan ako ng medical license dahil dito. Alam kong hindi ako nagpapaya. Kaya ilalaban ko ito. Kasama mo ako sa laban, Dad. Alam ba kung nasan ang daddy mo? Hindi ko rin nga alam lang. Kaya ako pa hinahanap eh. Eh ako din. Kanina pa ako naghahanap. Samuel, Doc Samuel. Ano? Yung daddy niyo po. Manuel! Manuel! Sabi ko naman sa iyo eh. Gusto mo. Ayusin ko to. Sorry, ha? Ilalabas kita dito. Gagawin ko lahat. My last will and testament for you. I, Rosemarie Bermudez, do hereby bequeath 70% of all my assets and remaining monies to Agatha Bermudez Almeda upon my death. The remaining 30% will be split between my daughter Deborah Marie Almeda and my other granddaughters Carrie Ann Almeda and Erika Almeda. Ayan! See? May reklamo ka pa ba dyan? Kulang ng pirma mo. Of course. Yes, indeed. Exchange gifts. Salamat, Grandmama. Unang-una, walang witness dito. Importante yun para may magsabi na hindi siya pinilit o kaya nasa tamang wisyo siya nung sinulat ito. Ikalawa, hindi notarized, hindi abogado ang nag-draft. Pwede naman tong ilaban sa korte pero sigurado akong kaya tong labanan ng mga kapatid mo. So ang sinasabi mo, baliwala to? Sorry. Matandang yun, naisahan ako. Congratulations! It took you less than 12 hours to figure it out. Akala ko ba okay na tayo? Okay tayo! Anong nasa yun? Ledger, di ba? Niloko niyo lang pala ako. So you think you're smart? Ginamit mo pang ledger to manipulate me. Now, who's manipulating who? Agatha tried to blackmail you into changing your last will and testament? Ngayon, hindi mo ka masisisi kung wala akong kaamor-amor kay Agatha. At pati dyan kay Erika. Puro problema yung mga anak mo. But that's just it, Mama. Mga anak ko sila. Look, you may see them as a threat to your precious paraiso. But I will always choose my children over your legacy to the world. Anytime. Ano ko ibig sabihin? Kambal ho ang dinadala ko? Hindi lang ho kambal. Tatlo hong tinadala niyong bata, misis. Ha? Nawala nun si tatay. Pero binigay naman kayong tatlo sa akin. Kayong tatlo mga anak ko. Kaya sana maintindihan niyo. Kahit surrogate mother niyo lang ako. Para sa akin, mga tunay ko na rin kayong mga anak. At mahal na mahal ko kayo. Yan ang dahilan kaya hindi ako nakatupad dun sa usapan namin ng mga Bermudez. Dada tried to get the baby back from you. He didn't know we were triplets. So, he took me and left. Okay, so Agatha grew up with you. But why was Erika abandoned in a garbage can? Kasalanan ko yun. Sinama ko si Erika sa palengke. Tapos nalingat lang naman ako eh.
Pagkingin ko, wala na siya. Hindi ko alam kung sino kumuha sa'yo. Kaya kasalanan ko ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo. Kaya ako, humingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako. Wala man po ang kasalanan sa nangyari. Lahat man po tayo biktima. Una po kayong umiyak. Ay! Sorry talaga, hindi ko naman sinasadya. Hindi, okay lang. Ako na. Okay ka lang pa. Masakit. Tumayo ka muna. Takta ka pa. Uy, ako na. Luis, ako na. Pasensya ka na. Bago lang kasi ako dito eh. Kontrakto lang ako. Ayoko mawala ng trabaho. Eh, binibigay namin sa'yo lahat ng kailangan mo. Binibigyan ka namin ng perang pambili ng mga damit mo na hindi ko naman type. Hindi na nga ako kumikibo. I mean, kulang pa bang binibigay namin sa'yo for you to resort to this dirty tactics so you could get more? At ginamit mo pa yung ledger ng Paraiso? Yes, I know about the ledger. Ibig sabihin, alam nyo kung ano ang Paraiso? Ano ba talaga yung laman ng ledger na yun at napaka-importante nun? It does not concern you, Agatha. Kaya wag mo nang alamin, okay? Bakit? Siguro illegal yan, no? Kaya sikreto? No. Pero ayoko ma-involve ang kahit na sino sa inyong tatlo sa Paraiso. Kaya kalimutan nyo na ang Paraiso. Malinaw? Kaya sa daming perang nilalagay nyo sa ospital, baka kapagdating ng araw, kayo na pala may-ari nun. Bakit naman hindi? Baka maging Ichanova Medical Center yun. After all, ang dami naman yung kontribusyon ni Samuel sa success ng ospital na yun. Ikaw ba wala kang planong magdagdag ng investments? Parang hindi pa ako sure, ma. May ipropose sa akin si Rosemarie. Pag-iigo ko muna siya. Ano naman yun? May binanggit siya pero wala pang detalye. Pero parang farm daw. Patawad. Bakit po? Tandahin niyo man kailan humingi ng tawad. Kaya hindi niyo man alam na tatlo pala kami kaya hindi niyo kami nakuha kay Manang Adele. Tsaka hindi kayo yung dumukot sa akin. Huwag kayong mag-alala. Ang mahalaga ngayon, malinaw na sa akin kung ano talaga yung nangyari. What? I can't believe what I just heard. Mas kinakampihan mo pa yung babaeng yun? Mama, naawa lang po kay Manang Adele. Naaawa ka sa kanya? Sinaktan niya ako, Erika. Hindi ka naaawa sa akin. Ako ang mama mo. Pero mas importante pa rin siya para sa'yo kaysa sa akin. Pag wala kang pera, wala kang ilalaban sa korte. Mahirap mamuhay sa Maynila. Mahirap ang pera, lalo na kung wala kang trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Wala kaya tayong kilalang may connection sa may-ari? That's a good start. And make sure you hire the best lawyer for this case para siguradong manalo ka. I did that, Ma. In fact, I hired the services of attorney Lorica. He's the best. And he'll make sure na mabulok sa kulungan yung Adele na yan. Naalala ko nga pala, may sinabi sa akin si Manuel that you had a business offer? Something to do with a farm? 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 Yes, farm. Oh, yes. Matagal na kasi yan. That was a for sale farm. And there was a small coffee plantation. And I thought it's a good business alternative. So, sabi ko kay Manuel, baka gusto niyong sumosyo. Pero hindi natuloy eh. Kaya we never really had a joint investment kami ni Manuel. Sorry, umanang si... Paling Adele pala. Nako, hindi ka dapat humingi ng tawad, Donyo. Ako dapat humingi ng paumanin sa'yo eh. Kasi hindi ko sinabi talaga kung sino ako, tsaka naglihim ako sa'yo. Pero, maraming salamat, ha? Hi! I'm Sahara. Bagong waitress ako dito. Hey, nice to meet you. Girlfriend ka ba ni Tonyo? What? No. Sure? Of course. Good. Good. Wala lang. Sige. Ito pa lang sinasabi nilang paraiso. Hmm.
tiyanak. Ano yung sinasabi mong taga Belgium at France? Iba ho ito, Papa. Expat galing Oman. Eh, hindi na importante yan kung saan galing. Importante may pambayad sa bata. O, kumusta nga pala yung kambal na binigay natin sa kliyente natin ngayon? Papadala na ko sa Brazil. Sana ako ambassador. Tapos yung dalawa ko naman, isiship na papuntang Australia. Ang ginagawa ni Ranger dito? Anong kinalaman niya sa Paraiso? Makapaniwala na andi dito ka. Ay, sa totoo lang po, ayaw man talaga ni Mama. Pero gusto ko lang kayong makausap para sabihin sa inyo ba na intindihan ko man kung bakit hindi nyo nasabi sa amin agad kung sino talaga kayo. Kaya pala, sobrang bait nyo sa amin, no? Kami pala yung sinasabi nyo na anak ninyo. Alam mo ba na kayo lang ang meron ako? Ay, pasensya na. Erika, pero alam ko wala akong karapatan, pero pwede bang makahiling? Anong pwede bang payakan? Siyempre, oh, yakap lang pala. Yakap! Agatha? Galing sa isa sa mga computer dito sa ospital. Yung in-upload na picture ni Miss Erika na pinakalat sa internet. Sino? Kayo ng computer? Sir. Sa computer po ni Miss Agatha. Sigurado ka ba dyan? Dinamore-check mo? Hindi po pwede to. Hindi magagawa yun ang anak ko. Ayusin mo yan. Siguraduhin mo. At kapag na-trace mo na totoo, mag-uusap ulit tayo. Meron palang mga documents na dumating para sa inyo galing sa lawyer mo. Oh, my last will and testament. Oh, pinalitan niyo po ba? Sa dami ng nangyayari dito, dapat lang, di ba? Kailangan niyo po ba akong maging witness or anything? Hindi. Hindi ka pwede maging witness. Kasama ka sa aking will. Ganun po ba? Bring this to my study room. Pag-aaralan ko mamaya. I'll just take a shower. Tago ako sa kotse niya dahil gusto kong malaman kung ano ba talaga yung paraiso na yun. At ikaw, bakit ka nandun? Kung ka ba nagtatrabaho? Goon ka sa paraiso? Paano mo nalaman ang tungkol sa paraiso? Sagot! Narinig ko lang sa cellphone, okay? May kausap si Mamita. Tapos, feeling ko may tinatago siya. Pero ngayon, alam ko na kung ano yun. Mas dapat hindi mo na inalam. Dahil nagkalat ang surveillance camera sa paraiso. Kung nakaligtas ka man ngayon, pagdasal mo na lang na sana wala silang maging dahilan para i-review yung mga footage. Dahil pag nagkataon... Bakit? Anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo ako. FYI, apo ako na may-ari ng paraiso. Ah, yun ba ang akala mo? Hindi lang si Doktora Bermudez ang may-ari ng paraiso.
at yung mga kasosyo niya, wala silang pakialam kahit sino ka pa. Hey, baby boy. Hindi mo pa rin ba gets? Kakampinyo ko. At, di ba, illegal yung pera na kinikita niyo doon. Pero okay lang. Wala akong pake doon. Basta ba, balang araw, mapupunta sa akin ang parte ni Mamita. At sa tingin mo, papayag si Doktora na mapunta sa iyo ang parte niya sa Paraiso? Iba to. Papapapayag ko siya. Ano man yung dahilan mo, siguraduhin mo lang na hindi mo kami ipapahamak. Salamat ka, Agatha. Gusto kita. Kaya hindi kita nilaglag sa mga kasama ko. Pero babantayan ko ang bawat kilos mo. At sa oras na ipahamak mo kami. Ang mismo ang tutunga sa iyo.